Ang Los Angeles Lakers nga po ay pumasok sa kanilang training camp na hindi balanse ang kanilang koponan, na baka maging isang dahilan na malimitahan ang maaari nilang mapuntahan sa paparating na bagong season. Sapagkat ang Lakers po ay may marami ng gwardiya at kulang sila sa mga wings. Karamihan pa sa kanila ay hindi mga shooter sa tres at hindi din ganun kahusay sa depensa. At dahil sa laki ng kontrata ni Russell Westbrook sa kanila, hindi po gaanong nakagawa si Rob Pelinka na magagandang galaw nitong offseason para sa improvement ng kanilang koponan. Pero pwede pa naman po na ma-improve pa kahit kaunti, kahit papaano, ng Lakers ang kanilang koponan ngayon. Sa pamamagitan ng kanilang mga bagong players na pinapirma nila kamakailan lang. Pinapirma po ng Lakers mga kadribble sina Dwayne Bacon at Matt Ryan ng isang training camp deal at si Matt Ryan po ang mas may potential sa dalawa na makasama sa roster ng Lakers ngayong season. Ano po ba ang mayroon si Matt Ryan at bakit posible na mapasama siya sa final roster ng Lakers? Si Matt Ryan po mga kadribble ay bata pang manlalaro at wala pang masyadong napatunayan sa NBA. Sapagkat siya ay nakapaglaro pa lamang ng isang game sa NBA last season sa koponan ng Boston Celtics at ito ay 5 minutong paglalaro lamang. Ibig lang pong sabihin, ang kanyang paglalaro sa G League ang nagpakumbinsi sa Lakers kaya siya ay kinuha nila. Si Ryan ay nakapaglaro ng 30 games sa G League last season at sa 30 games na iyon, siya ay nakapagtala ng 9.4 threes per game. Kitang-kita po na pinaghuhusay ni Ryan ang kanyang 3-point shot upang magkaroon siya ng pagkakataon na makapasok muli sa NBA. Isa pang kagandahan kay Ryan mga kadribble, sa kanyang 9.4 threes per game, siya po ay mayroon dito na mataas na 40% 3-point shooting percentage. Alam natin na magkaiba ang laruan sa G League at sa NBA, pero ang makapagtala ng ganoong mga numero ay hindi rin naman biro. Parang ganito po mga kadribble, sa NBA, sa loob ng 6 na seasons, kung saan ang isang player ay nakapaglaro ng at least 30 games na nag-a-average ng kagaya ng kay Matt Ryan, 5 po sa mga seasons na iyon, ang may kaparehang average ay sina Stephen Curry lamang at Damian Lillard. Hindi ko po sinasabi mga kadribble na si Ryan ay mala Steph Curry o Damian Lillard. Subalit ang magkaroon ka nga po ng ganoong mga numero ay hindi biro. At talagang masasabi natin na may talento sa pagpukol sa tres itong si Ryan. At ang ganito pong mga talent ang kailangan ng Lakers ngayon. Naghahanap nga po ng 3-point shooter ang Lakers at isang wing player. At posibleng si Ryan na ang pumuno sa isang bakanting spot sa roster ng Lakers kapag napatunayan niya sa training camp na siya ang karapat-dapat para sa kanilang koponan. Na kaya pa rin makapuntos ng marami sa tres sa antas ng laruan sa NBA. At kung hindi magawa ni Ryan na ganun, wala na po talagang magagawa pa ang Lakers. Kundi ang humanap muli ng panibagong player na may potential na makatulong sa kanilang kampanya ngayong season.